Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes na naman, mga kapatid, at tayo ay magsisimula muli ng ating devotion. So unang-una, humingi po kami ng pamanhin nung nakaraang linggo, Thursday and Friday, tayo po ay nag-replay. So dahilan po ay dahil nga po yung aming anak na si Jairus ay kinakailangan mabigyan natin ng medical attention. So hindi po kami nakapag-live noong Thursday and Friday. Salamat po sa inyong mga pagtangkilik pa rin kahit na nag-replay tayo noong nakaraang Thursday and Friday. Ay marami pa rin sa inyo ang nag-participate. So sa gabing ito, mga kapatid, tayo po ay muling mananalangin at idudulog natin sa Panginoon itong buong linggo na to. Hilingan ko po Sister Olive na manalangin sa gabing ito. Sige po. Sa ating pong pagbabalik, patuloy po tayong hihingi sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Isaiah 59. Basahin ko lang po yung Isaiah 59 verses 1 to 2. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear you. Tunay nga po na ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli para tayo'y abutin. At ang kanyang mga tainga ay hindi bingi para tayo ay pakinggan. Ngunit ang nagiging sagabal po ay ang ating mga kasalanan. Mga kasalanan nating nagagawa na akala natin ay hindi kasalanan. Kaya ngayon pong gabi sa ating paglapit sa ating Panginoon, tayo po'y humingi ng tawad upang ang ating mga panalangin ay tinggin ng ating Panginoon. O Diyos, Ama namin na nasa langit, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, pinararangalan namin ang iyong pangalan. We hallow your name, Lord God. Nawa, pagharian mo ang bawat isa sa amin at ang kalooban mo ang maganap, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ngayong gabi, lumalapit kami sa iyong harapan, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Panginoon, gusto po naming marinig mo ang bawat dalangin namin. Alam po namin na hindi ka maramot ang anumang bagay na hilingin namin na naaayon sa kayo, iyong kalooban ay pagkakaloob mo sa bawat isa. Ngunit ang kasalanan namin, O Diyos, ito po yung magiging sagabal sa pagtugon mo sa amin. Tingnan mo ang aming mga puso, tingnan mo po ang aming mga isipan. Linisin mo po kami, Panginoon. Ikaw lamang ang nakakaalam. Ikaw lamang nakakabatid. Kung ano ang laman ng aming mga isipan at puso, kung ano ang mga nararamdaman namin, kung ano yung mga bagay na ginawa namin, O Diyos. Kami ay para isang hubad, Panginoon, sa iyong harapan. Kaya alam mo po ito, O Diyos. Ngayong gabi, we are humbling ourselves unto your presence and asking for your forgiveness, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, sa kapatawaran mo. Maraming salamat dahil napakalaki ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin na nakahanda ang kapatawaran mo kung kami ay hingi ng tawad. Ngayong gabi, pupurihin ka namin, luluwalhatiin ka namin,
at pakikinggan namin ang iyong mga salita, O Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa aming pong pagbabalik, tunay nga po na napaka, parang it's the longest day, the longest week na aming naranasan, pero tapat po ang Diyos. May mga katanungan po na, bakit ba tayo mga Kristiyano? Kristiyano na tayo, nananalig tayo sa Panginoon. Pero bakit po nagdadaanan pa natin ang mga pagsubok? Bakit kailangan maranasan natin ang pandemic? Bakit kailangan maranasan na magka-COVID, ma-ospital, magkaroon ng pangangailangan? Dahil tayo po ay tao lamang. Pero ang pagkakaiba po natin, alam natin na pag tayo ay nanalangin sa Panginoon, tayo ay kanyang pakikinggan, tayo ay kanyang kalulugtan, tayo ay kanyang tutulungan. And in every battle, in every challenges, hindi po tayo nag-iisa, kasama natin ang Panginoon. Sa aming pong pamilya, dumaranas kami ng pagsubok. Mahirap. Minsan, nakaka-stress. Minsan, hindi mo alam kung anong mararamdaman mo. Pero, isa lang ang katotohanan eh. Hindi kami iiwan ng Panginoon. Alam ng Panginoon lahat ng nangyayari. At kung ano yung nararamdaman namin, ano yung kalakasan na nakukuha namin sa Panginoon, yun din po ang kalakasan na makukuha nyo sa Panginoon. Tunay nga, kahanga-hanga ang Panginoon. Siya'y dapat nating purihin. Siya'y dapat nating sambahin. Awitin po natin yung kantang kahanga-hanga. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba, kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulang kailanman. Ang alayan kay tanging bithiin, ihandog ang lahat, lahat sakin. Bawat araw ikaw ang naisin, ibigin. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat dapat sa pagsamba, kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulang kailanman. Ang alayan kay tanging mithiin, ihandog ang lahat, lahat sakin. Bawat araw ikaw ang naisin, ibigin. Nang alayan ka. Ang alayan kay tanging mithiin, ihandog ang lahat, lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin, iibigin. Nang alayan kay tanging mithiin, ang alayan kay tanging mithiin, ihandog ang lahat, lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin.
iibigin. For the last time, ang alayan kay. Ang alayan kay tanging mithiin. Ihandog ang lahat, lahat sakin. Bawat araw ikaw ang naisin, iibigin. Kahanga-hanga. Amen and amen. Tunay nga kahanga-hanga ang Panginoon. Yung alayan natin siya, yung ibig sabihin ng alayan natin siya, yung sa araw-araw na buhay natin, iaalay natin sa Panginoon. Yung bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito. Sana po, ang lahat ng ating ginagawa sa buhay ay ginagawa natin, hindi lamang yung malugod mo yung asawa mo, malugod mo yung mga anak mo. Ang una sa lahat, malugod mo ang Panginoon. Kaya ngayon pong gabi, hindi lang ngayong gabi, sa araw-araw ng buhay natin, sa mga nangyayari sa buhay natin, sa mga reaction natin, sa mga pangyayari sa buhay natin, nawa, malugod po natin ang Panginoon. Amen po ba? Magandang gabi po sa mga kasama natin ngayon na nakaka-join pa lang. Amen. So, una-una, salamat po sa Panginoon sa mga nananalangin para sa aming family. Ang dahilan po talaga kung bakit hindi kami nakapag-live noong Thursday and Friday dahil po yung aming anak, si Doc Jairus, ay naging COVID positive. At talagang medyo kami po dito sa bahay ay medyo na-alarm. At syempre, kami po ay a close contact niya. Kaya, nung Sabado po, kami po ay nagpa-swab. So, thank God, dahil until today, wala naman kaming natatanggap na message or text. Wala pa po yung so, result. So, wala pang result. Sa tagal na. Thank you, dahil kung meron daw pong positive, ay immediately, the following day, ay maaari naming matanggap yung text or message. Thank God, wala. We hope and pray na nawala. Negative, pero patuloy po kaming humihingi ng mga panalangin para sa kaligtasan po ng lahat ng buong Amen. Pamilya. Si Doc Jairus po ay nasa BGH pa rin po. Nasa hospital pa rin po. Ang pinagandahan lang, kumakain na po siya ngayon. Thank God. At tumaas na po yung kanyang oxygen level. Thank God. So, wala imposible sa Panginoon. Amen. 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 Patuloy po nating panalangin ang buo naming pamilya dahil hanggang sa 14 na araw po. Okay. So magandang gabi po, mga kapatid. Siguro napakaganda nitong ating magiging topic ngayong week na ito dahil ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kahirapan na nararanasan natin sa buhay. So, we will talk about suffering, okay? Alam nyo, ito pong topic na ito ay napapanahon, very relevant itong topic na ito dahil alam ko, bawat isa sa inyo ay merong mga katanungan. Katulad nung binanggit ni Sister Olive kanina, no? Bakit pinapahintulot ng Diyos na magkaroon ng karamdaman o magkaroon ng kamatayan, lalong-lalo na yung ating mga mahal sa buhay? Nung Sabado po, yung aking pinaka-kaisa-isang tita sa mother side ay binawian din po ng buhay. So talagang sunod-sunod po yung naging pagsubok namin sa family nitong nakaraang linggo. But thank God, nandito pa rin po tayo para magbigay luwalhati at parangal sa ating Panginoon. So alam ko, marami sa inyo ay may mga katanungan. Ito po ba ang inyong tanong? Why is there suffering in the world? Siguro tinatanong nyo, bakit nangyayari ang mga ganitong bagay sa mundong ito? Alam nyo, minsan naiisip ko po, mga kapatid. The reason why merong mga suffering siguro sa mundong ito, para wag tayong masyadong ma-inlove sa sanlibutan ito.
yung attachment natin sa sanlibutang ito. Na kung saan, wag tayong masyadong, yung attachment mo sa sanlibutang ito. Dahil, in this world, ay merong mga iba't ibang uri ng suffering. Yun po bang inyong tanong, why is there suffering in the world? Why do bad things happen to good people? Halimbawa, mga kapatid, sinasabi nyo, Kristiyano naman ako. Pastor naman ako. Christian family kami. Pero bakit? Naglilingkod kami sa Panginoon. Pero bakit? Nagkakasakit. Bakit nagkakaroon ng mga problema? Bakit may mga bad things na nangyayari even to good people? I'm not saying na mabuting tao kami, pero yun nga po. Bad things can happen even to good people. Why? Bakit nangyayari ito? Why would a good God allows His people to suffer? Okay? Minsan tinatanong natin ng Lord, Lord, do you really care for us? Yan po ba yung inyong tanong, mga kapatid? O yung iba sa atin, hindi lang, do you really care, O God? Kundi, Lord, totoo ka ba? Meron bang Diyos? Lalong-lalo na, mga kapatid, kung ang naging pagsubok ninyo at yung mga suffering na nararanasan nyo ay sunod-sunod, no? Why God allows sickness and death to come to the people we love? Bakit nga ba? Alam nyo po, yung mga katanungan ito ay matagal nang tanong ng mga tao. Katunayan, kaya po marami pong apocalyptic literature ang nasulat to answers these questions. Okay? Kaya po, to give comfort, to give hope, to give strength, to give direction to the people, si Lord nag-provide siya ng mga apocalyptic literature sa Bible to address those questions. Alam nyo, I came to realize na there is nothing wrong to ask questions. Provided, you must ask the right question. Okay? So we need to ask the right question. Okay? Ngayon, hindi lang po dapat tayo marunong magtanong. Kailangan din, handa kang makinig dun sa sagot. Pag meron kang itinanong, tapos sinagot ka ng Panginoon sa kanyang salita, dapat willing mong tanggapin yung kanyang sagot dun sa iyong mga tanong. Now, sa gabing ito, mga kapatid, mula sa gabing ito hanggang Friday, pag-uusapan natin kung lalagyan natin ng central theme, the theology of suffering. Kailangan magkaroon tayo ng biblical perspective, biblical understanding about suffering. Although, ito po yung aking disclaimer, mga kapatid. We may not answer all these questions, but at least we provide biblical perspective on how to deal with suffering. Paano ba natin haharapin yung suffering na maaari nating maranasan sa ating mga buhay? And kung luloobin po ng Panginoon, we will discuss some important aspects, okay, of suffering. Although we may not cover everything, pero pipilitin po nating sagutin yung iba't ibang aspeto ng kahirapan or some important aspects of suffering. So ngayong gabi, pag-uusapan natin sa gabing ito yung the reality of suffering. Okay? Bukas, kung luloobin ng Diyos, pag-uusapan natin yung the role of sufferings. Sa Wednesday, pag-uusapan natin yung the reasons of sufferings. And then, sa Thursday, God willing, the responses to sufferings. And finally, sa Friday, pag-uusapan natin yung the results
of Sufferings. Okay? So, the reality, the role, the reasons, the responses, and results of sufferings. So, ngayon po ay Monday, kaya pag-uusapan natin yung unang topic, the reality of sufferings. Now, kung hindi po kayo naniniwala that there is suffering in the world, buksan nyo lang yung mga TV. Buksan nyo lang yung inyong mga gadget. Every day, makikita po natin, no, yung iba't ibang uri at larawan ng suffering sa mundo. Dahil nga po, nasa technology age na po tayo, madali na nating nawiwitnessan o nakikita live pa yung nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung ano ang kaganapan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Updated tayo, live pa. At yun nga po, makikita natin that there is suffering all over the world. It is happening every day, no? Meron tayong nakikita na mga paghihirap na nararanasan ang mga tao. Even our lives, no? Yung buhay natin. Nararanasan natin yan sa buhay natin. So, hindi lang yung paghihirap ng ibang tao sa ibang bahagi ng mundo, kundi even in our own homes, even in our own household or family, nakikita natin that there is suffering, there is pain in our family and in our household. So, the reality of suffering in everyday lives, naranasan natin yan. Halimbawa po, mga kapatid, mga accident. Okay? May mga na-aksidente. May mga nagkakasakit. No? Katulad na nga ng aming karanasan. Although, yun nga po, sa nature kasi ng trabaho ni Jairus, dahil nagtatrabaho siya sa ospital at nag-i-intubate ng mga COVID patient nung nakaraang linggo, ay maaaring doon niya nakuha yung kanyang karamdaman, no? Doon sa nature kasi nga ng trabaho niya, prone siya na magkasakit dahil sila ay mismong nag-handle ng mga pasyente na may sakit na COVID. Death! Ito nga po, kinuwento ko na sa inyo. Last Saturday, yung aking kaisa-isang tita sa mother side, nag-iisa na lang po siya sa pamilya ng aking mga pamilya ng aking nanay, nawala na. Siya yung tumatay, yung ikalawang nanay namin. Violence. Okay? Kung mapapansin po ninyo sa social media o kahit sa balita, ang mga tao po ngayon ay mas nagiging mapangahas, marahas, violente. No? So makikita natin 'yan araw-araw sa mga balita. Calamity and disaster. Okay? Iba't ibang uri ng kalamidad, volcanic eruption, flood, hurricane or storm, typhoon, and so on and so forth. So, every day meron tayong nakikita na suffering. Kaya nga, I think we need to accept the reality. Ano bang ka-opposite nung acceptance ng reality, kundi denial? May mga tao po kasi, para sa kanila, yung suffering is just an illusion. Okay? I don't know, where did they get that idea? Na parang ang suffering daw ay isang katang-isip lamang, nasa kaisipan lamang. But pain is reality, suffering is reality, death is reality. Kaya nga, we should not deny. Huwag tayong nasa denial mode, kundi learn from it. Kung ano man yung mga suffering na dumadaan sa buhay natin, kinakailangan, alam natin yung tamang perspective. You see, proper perspective about suffering determines our proper response to it.
dahilan po, kung ang dahilan po kung bakit kinakailangan meron tayong proper perspective. Kasi yung proper perspective natin about suffering will determine our responses. Kung tama yung iyong pananaw tungkol sa suffering, maaaring maging tama rin ang iyong maging tugon kung meron kang dinadaanan o nakikita na suffering. So yung suffering ay pwedeng mga pagsubok, pwedeng mga kahirapan na naranasan, pwedeng mga trahedya, mga challenges sa buhay. Yan, yan po yun. So, we cannot deny the reality of suffering. Okay? At one time or another, we all experience suffering in our lives. We all experience sufferings in our lives. In other words, no one is exempted. No one is exempted. We are all susceptible. We are all prone to various kind of sufferings. Lahat po tayo, walang exempted. Maaring one way or another, makaranas ka ng iba't ibang uri ng suffering. Although, yung form, no, and degree of suffering may vary to different people at different times. Maaring yung anong uri, anong antas ng suffering na nararanasan mo, maaring kakaiba doon sa karanasan ng iba. Pero pare-pareho po tayong dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok o mga paghihirap. Kaya nga, I believe with all my heart, bahagi to talaga ng buhay ng tao. We cannot deny, no, the reality of suffering. And, you know, during the time na tayo po ay mayroong mga mabibigat na mga pagsubok, okay, doon tayo masyadong nagiging sensitive or reflective sa ating mga buhay. Kung maayos yung nangyayari sa buhay natin, probably hindi tayo nagtatanong ng mga seryosong questions sa buhay natin. When things go well, we rarely stop to ask questions about our lives. But when we are in the midst of suffering, katulad nitong pandemic na ito, mga kapatid, ngayong pandemic na ito, nagtatanong tayo, Lord, why? Why me? Why my family? Why you allow these things to happen? Ang dami nating mga tanong, mga kapatid, sa mga oras na ito. Pero nung maayos yung takbo ng buhay natin, hindi tayo nagtatanong. Pero sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng kahirapan, nagiging reflective tayo, nagiging contemplative po tayo. Yung bang pinag-iisipan na natin yung mga seryosong bagay sa buhay natin. Ang tanong na natin ngayon, Lord, kung nangyari ito sa mahal ko sa buhay, o sa mga kaibigan ko, kakilala ko, ang tanong, Lord, kailan ako susunod? Yun yung mga tanong ngayon. Eh. Kaya nga, napakahalaga po na sagutin natin yung ibang mga katanungan. Meron po akong ilang kwento o isang kwento na gustong pag-aralan natin. Dito sa Luke chapter 13, 1 to 5. Nais ko pong pagbulay-bulayan natin tong talatang ito. Luke 13, 1 to 5. At dito po natin makikita na even ang ating Panginoong Kristo, hindi niya po iniwasan yung issue tungkol sa suffering. At even si Lord, no, tinalakay niya to. I mean, pinag-usapan nila ito at meron siyang mga bagay na itinuro sa mga alagad niya tungkol sa suffering. Okay? Kaya nga, tayo rin, kung si Jesus, hinarap niya o pinag-usapan niya yung tungkol sa suffering,
nagturo siya, nangaral siya tungkol sa suffering sa kanyang mga alagad, kinakailangan tayo rin makinig sa mga itinuro ng ating Panginoon. So basahin po natin yung Luke 13, 1 to 5. So sabi rito, babasahin ko po sa inyo sa Luke 13, 1 to 5. About this time, Jesus was informed that Pilate had murdered some people from Galilee as they were offering sacrifices at the temple. Verse 2, do you think those Galileans were worse sinners than all the other people from Galilee? Jesus asked. Is that why they suffered? Verse 3, not at all. And you will perish too, unless you repent of your sins and turn to God. And what about the 18 people who died when the tower in Siloam fell on them? Were they the worst sinners in Jerusalem? No. And I tell you again that unless you repent, you will perish too. So, ito po isang tagpo sa buhay ng ating Panginoon na ikinuwento ni Luke na kung saan si Jesus, he was informed. Merong nagbalita o merong nagkwento tungkol sa dalawang pangyayari na naganap sa Jerusalem during those times. So ano yung unang pangyayari na ikinuwento nila? Ikinuwento nila sa Panginoon yung pangyayari na yun. Sabi rito that Pilate had murdered some people from Galilee as they were offering sacrifices at the temple. So dito ikinuwento ng mga tao na merong mga Galileans pumunta ng Jerusalem sa temple to offer their sacrifices. Subalit, sila ay pinaslang ni Pilato or pinapaslang ni Pilato. Pinapatay ni Pilato. So dito natin makikita na ito'y isang pangyayari na marahas dahil pinatay sila. Can you imagine, itong mga Galileans na ito pumunta ng Jerusalem, pumunta ng temple to offer sacrifices to the temple. Pero yung buhay nila ang naging sacrificial lamb o sacrificial death yung nangyari sa kanila na pinaslang sila ni Pilato. Di ba marahas yun? So dito natin makikita yung intentionality, intentional suffering ito na nangyari dun sa mga Galileans. Ikalawa, mapapansin po natin, verse 4, no? What about the 18 people who died when the tower in Siloam fell on them? Kung yung pangyayari kay Pilato ay isang intentional, sinadya na ipinapatay ni Pilato for some reason. We do not know kung anong reason ni Pilato kung bakit siya pinapatay. Subalit, dun sa verse 4, meron daw 18 katao ang namatay accidentally dahil sila'y nabagsakan nung tore dun sa Siloam. Nabagsakan sila at yung 18 katao ay namatay. So, accidentally. So, yung isa, intentional. Yung isa, accidental. Pero, lahat sila ay nag-suffer. Is that why they suffered? Now, ang assumption ng mga tao, siguro makasalanan sila. Siguro, meron silang mga violation. May crime silang na-commit. Maybe, pananaw ng mga tao, siguro, they deserve it. No? Hinahatulad kaagad natin kapag may mga taong kapag may mga taong napapahamak, kapag may mga taong nagsasuffer, kaagad we make a passing judgment on them. Siguro may kasalanan yung mga taong yun, kaya sila napahamak. Siguro, matitigas ang ulo nila. Okay?
At yun din po ang naglalaro sa isipan nung mga nagkwento sa ating Panginoon. Di binanggit kung sino yung mga nagkwento sa Panginoon. Pero, anong sabi ni Jesus? Dito natin makikita, mga kapatid, yung reality ng suffering. Yung suffering, pwedeng sinadya. Pwedeng hindi mo sinasadya. Katulad nung... So dito makita natin kung bakit kinuwento itong dalawang kwentong ito. Pinakikita rito yung dalawang muka ng suffering, the reality of suffering. Isang intentional, ginawa ng isang evil person. Dito naman sa pangalawa, accidental. Walang gustong mangyari na sila'y mapahamak o mag-suffer. Subalit, si Lord, makikita natin dito, although the reality of suffering can happen to anyone, and some suffering may caused by evil people, just like Pilate who murdered intentionally some Galileans as they were offering sacrifices at the temple. Yung pangalawa naman, sabi ko nga sa inyo, 18 people who died accidentally when the Tower of Siloam fell. Dito natin makikita na hindi natin maiiwasan na tayo po ay makaranas ng iba't ibang uri ng suffering. Subalit, suffering can becomes a tool for us to learn. So, ginawa po ng Panginoon yung information na kanyang natanggap, yung balita na kanyang natanggap, ginawa niyang object lesson yun. For his disciple, for his audience to learn. To learn something about suffering. Now, anong sabi ng Panginoon? Okay. You know, sabi ko sa inyo mga kapatid, the most important thing is that we are in the right standing with God. Kasi nga yung suffering o yung accident can happen to anyone. Pwedeng maranasan mo yung iba't ibang uri ng suffering. Any moment, anytime. Pwedeng pangyayari na nga, natural calamity o natural disaster, accident, or intentional. Pero the most important thing is all of us are in the right standing with God. So dumating man yung suffering, o kaya you are in the middle of suffering, o tapos na yung mga suffering mo sa buhay, the most important thing is we are in the right standing with God. Okay? So, mari yung suffering ninyo, paparating pa lang, hindi pa ninyo alam kung kailan mangyayari yung disaster, pero o kaya nasa middle kayo ng disaster or suffering sa buhay, or maybe katatapos lang ng mga suffering natin sa buhay. But the most important things, brothers and sisters, we are all in the right standing with God. At yan po ay makikita natin na binigyang diin ng ating Panginoon. Verse 3 and verse 5. Inulit. So ito po ay tinatawag na repetition. Binigyang diin ng Panginoon yung kahalagahan na tayo bilang mga tao ay laging handa. Anuman yung dumating na mga pagsubok, anuman yung mga bagay na maaring dumating sa buhay natin, tiyakin natin na tayo merong magandang katayuan sa harapan ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon sa verse 3 and verse 5? I tell you, no. Unless you repent, you will all likewise perish. Verse 5, I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. Dito, binigyan diin ng ating Panginoon, no? Sa New Living Translation, sabi, not at all, you will perish too. Unless you repent of your sins and turn to God. So sabi ko nga sa inyo, sinamantala ng ating Panginoon
yung balita na kanyang tinanggap tungkol sa dalawang insidente. Yung intentional murder na ginawa ni Pilato at saka yung accidental fell nung Siloam Tower kung saan marami po ang namatay. Ginawa pong object lesson nyo ng ating Panginoon dahil, yun nga po, yung reality ng suffering. Minsan yung suffering hindi mo inaasahan kung kailan darating. Ang importante rito, lagi kang handa. Anong dapat natin gawin? Maliwanag po yung sinasabi rito. We repent from our sins. And we return to God. Okay? Kung hindi puro natin gagawin yun, we too, likewise, perish. So, in application po, mga kapatid, sa gabing ito, huwag na po tayo mag-deny dun sa reality ng suffering. Sabi ko sa inyo, suffering can happen to anyone. At hindi mo alam kung kailan maaring maganap yung mga ganyang mga pagsubok sa buhay. Pero ang higit na mahalaga, you are in the right standing before God. Kaya nga ang tanong ito, nakapagsisi ka na ba sa iyong mga kasalanan? Tinalikuran mo na ba ang mga kasalanan mo sa iyong buhay? Ikaw ba'y nakapagbalik loob na sa Diyos? Nakabalik ka na ba sa Panginoon Diyos? Ang sabi rito, repent from your sins and return to God. Kung hindi pa raw po natin yan nagagawa, maaari tayong mapahamak. Kaya nga, sa gabing ito, yun po yung aking challenge to everyone. Hindi natin alam kung kailan darating yung kahirapan, darating yung mga pagsubok sa buhay natin. Ang importante, lagi tayong handa. Tiyakin natin yung buhay natin, napagsisihan na natin ang ating mga kasalanan at nakapagbalik loob na tayo sa Diyos. Ano man ang mangyari, mga kapatid, hindi tayo mapapahamak. Ano man ang mangyari, no? Sigurado, meron tayong katiyakan sa ating kaligtasan. Dahil habang tayo nabubuhay, nakapagsisi na tayo sa ating mga kasalanan at nakapagbalik loob na tayo sa ating Panginoon Diyos. Magandang gabi po, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin sa gabing ito. Dakilang Ama na nasa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marahil marami kaming katanungan sa mga pangyayari sa buhay namin na hindi namin kayang masagot at hindi namin maintindihan. Subalit isang bagay lang po ang natitiyak namin, O Lord. You are the God who sits on the throne. You are the sovereign Lord. You are the King of Kings and the Lords of Lords. You are the Almighty God. The God who is holy. The God who doesn't change. Panginoon, hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. For you are the eternal God. Kaya nga po, Panginoon, sa gabing ito, continue to speak to each and every one of us. Kung kami man po ay may mga katanungan sa aming mga buhay, kumilos po kayo, Banal na Espiritu. Mangusap ka sa amin. Hayaan mo na ang iyong salita ang magbigay linaw sa mga katanungan namin sa buhay.
At kung hindi man namin masagot, Panginoon, turuan mo kami na magtiwala sa iyo. O Diyos, sa gabing ito, salamat po. Dahil pinalalahanan mo ang bawat isa sa amin. That the most important things in this life is that we are in the right standing with you. Kung saan natalikuran na namin ang aming mga kasalanan. Tinalikuran na namin ang mga luma naming pamumuhay. At kami, Panginoon, ay nagbalik loob sa iyo. Dahil yun yung requirement mo, Panginoon, in order for us not to perish, not to suffer the same fate ng mga taong nabanggit dito sa istoryang ito. Kaya nga, Panginoon, as we reflect dun sa reality ng suffering sa mundong ito, tulungan mo kami. Ihanda namin ang aming mga sarili. Whatever happens, Lord, we had repented from our sins. We had returned to you, Lord. Nanampalataya kami sa inyo. Nilagak na namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito, we worship you. We honor you. We bless you. Sinasamba ka pa rin namin. At nais naming idulog sa inyo, Panginoon, ang aming mga kahilingan, O Diyos. Unang-una, Panginoon, kung meron kaming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kamag-anak, nakasama namin sa devotions na ito, o maaring nakapanood ng devotions na ito, na hanggang ngayon, Panginoon, hindi pa nila natitiyak ang kanilang buhay kung sila ay handa na humarap sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay o kaya humarap sa iyo. Dahil hindi pa sila nakakapagsisis sa kanilang mga kasalanan at hindi pa nakakapagbalik loob sa iyo, O Diyos. Panginoon, sa gabing ito, kumatok ka sa kanilang mga puso. Mangusap ka sa kanilang mga buhay. At dalangin ko, Panginoon, papasukin kanila sa kanilang mga buhay. Talikuran nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y magbalik loob sa iyo, O Diyos. Sa gayon, O Lord, hindi sila mapahamak. Sabi mo sa iyong salita, for God so loved the world that you gave your only begotten Son that whosoever believes in Him will not perish, but have an eternal life. Lord, I pray right now, you touch the hearts of your people whom you choose, O God, sa gabing ito. Mangusap ka sa kanilang mga buhay. At sa gabing ito, Lord, patuloy kaming dumudulog sa inyo. Doon sa mga taong may mga karamdaman, na nasa gitna ng mga pagsubok, nasa gitna ng mga kahirapan. Unang-una, Panginoon, dinadalangin namin si Dr. Jairus, O Lord. Si Jairus Paolo Policarpio. Panginoon, kasama ng mga intercessors na mga kaibigan namin at mga kapatiran namin sa Panginoon, nananalangin kami sa iyo. Pagalingin mo po siya. Bigyan mo siya ng kaginhawahan sa kanyang paghinga, Panginoon. Palakasin mo po yung kanyang immune system. At dalangin ko, Panginoon, dumaloy mula ulo hanggang kanyang talampakan, hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso, Panginoon, ang iyong kagalingan. Dinadalangin din namin, hindi lang si Dr. Jairus, O Lord, si Brother June Tobera, O God. Dinadalangin namin, nanawa, Panginoon, pagalingin mo rin ang kanyang karamdaman. Nawa po, Panginoon, i-deliver mo siya from any harm, O Lord. I-restore mo yung kanyang mukha, O God. Tulungan mo siya, Panginoon Diyos. Ganun din, Panginoon, si Brando
Kabiag, O Lord, na taga Nueva Vizcaya, patuloy namin idinadalangin siya sa iyo, Panginoon, yung full healing and full restoration ng kanyang health upang maranasan niya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, O God. Dinadalangin din namin ang pamilya na Almasco. Dinudulog namin sila sa inyo, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, maranasan nila ang inyong manifest presence sa kanilang buong family, O God. Igawad mo po yung kagalingan sa kanilang buong sambahayan, O Lord. Tulungan mo po ang aming mga kapatid na ito. May your favor, may your healing touch be upon them as well, O God. Yes, O Lord. Ganun din, dinadalangin namin si Kanet Panganiban, Panginoon, sa kanyang pagpunta sa hospital for tomorrow, O Lord, para sa kanyang angiogram, Lord. Nawa, Panginoon, magkaroon ng favorable result, O God. At dalangin namin na hindi po siya mag-undergo ng any major operation sa halip, Lord. Dalangin namin kumaring gumawa ka ng himala sa kanyang buhay sa oras na ito, Panginoon. Pagalingin mo po siya, patunayan mo sa kanya na ikaw ang buhay na Diyos, ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. At kayo po ang tumagpo sa kanyang mga pangangailangan. Patuloy din po namin dinadalangin si Sister Jesusa sa kanyang nalalapit na operation, Lord. Dalangin namin ang iyong patuloy na biyaya sa kanya, Panginoon. Bigyan mo siya ng kalakasan, bigyan mo siya ng provision sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Ganoon din kay Pauline na nagkakaroon ng ubo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Dinadalangin po namin na deliver her, Lord, from any sickness, from any harm, O God. May your blood continue to cover her life and even the whole family, Panginoon. Ganun din kay Angelo, Lord. Patuloy po namin idinadalangin sa inyo si Angelo Tubera, O God. Salamat sa buhay ng aming kapatid na ito, Panginoon, na yung buhay niya is a living testament of your grace and your goodness and your generosity, Panginoon. Kaya nga, patuloy po namin siyang idinadalangin sa iyo. Continue to uphold him, O God. Kaya nga po patuloy namin siyang idinadalangin sa inyo. At sa mga tao po na mga kaibigan namin, dinadalangin ko na rin yung aking mga kamag-anak na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aming tita. I-comfort mo po ang bawat isa. Nawa, ang karanasang ito ay magsilbing object lesson din sa bawat isa sa aking kamag-anak na kami po ay magbalik loob sa iyo at pagsisiha ng aming mga kasalanan at lagi naming ihanda ang aming mga sarili na kahit anong mangyari, Panginoon, as long as we are in the right standing with you, handa naming harapin ang anumang mga pagsubok sa aming mga buhay. Lord, sa mga tao po na nasa hospital sa mga oras na ito o yung iba ay nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin ito, abutin mo po sila. Maranasan nila yung kanilang hinihiling na kagalingan, hindi lamang sa kanilang physical well-being, kundi even sa kanilang spiritual needs, O God. Abutin mo po sila, Panginoon. Dinadalangin na rin po namin patuloy yung mga doktor, mga nurses, mga frontliners na patuloy po na ginagamit mo para paglingkuran, tulungan yung mga may karamdaman, Lord, sila rin tulungan mo. Sila rin pagpalain mo. Sila rin, Panginoon, ay bigyan mo ng kalakasang nanggagaling sa inyo. Sa gabing ito, O Diyos, patuloy ko pong idinadalangin ang lahat ng mga frontliners. Ikaw ang maggantimpala sa kanila. Ikaw ang magpala sa kanilang mga buhay. Hindi lang yung kanilang kaligtasan, even yung kaligtasan ng kanilang mga family, O God. Ingatan niyo po silang lahat. Ganun din, O Lord, dinadalangin namin yung mga taong dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok, probably financial, ang kanilang mga suliranin sa mga oras na ito. Panginoon,
Continue to provide for all their needs, O God. You bless them. Ituro mo po yung tamang paraan kung paano nila mararanasan yung iyong pagpapala sa kanilang mga buhay. Alam namin, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At sasamahan mo kami, even sa panahon ng aming kawalan, sa mga panahon ng aming mga karamdaman, sa mga panahon ng aming mga pangangailangan. Handun ka, Panginoon, because kasama ka namin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Dinadalangin ko rin po yung mga kababayan namin, kaibigan namin, kapatira namin na nagtatrabaho sa mga kumpanya, sa mga opisina, sa mga eskwelahan, o saan mang tanggapan, Panginoon. Even yung mga kababayan namin na nasa ibang bansa. Lord, continue to bless their jobs, O God. Yung mga trabaho nila, magbigay liwalhati sa inyo. Kaya nga, every time na sila po ipapasok sa mga opisina, patuloy mo silang iingatan, pagpapalain, bibigyan mo sila ng strength, ng wisdom na nanggagaling sa inyo. Cover them, Lord, as well with your presence. And Lord, patuloy ko pong dinadalangin din ang lahat ng mga lingkod mo, mga nagtatrabaho sa church, yung mga, hindi lang yung mga pastor, even yung mga nasa social media ministry, at iba't ibang mga church workers na naglilingkod sa iyo, Panginoon, continue to bless them, Father. Alam ko po, dumarating din ang panahon na sila po ay hindi rin po exempted sa mga trials, challenges, and suffering. Lord, iparanas mo ang iyong kamangha-manghang pagpapala sa kanila. Iparanas mo yung iyong yakap sa kanila. Na pag sila po'y nanghihina, palakasin mo sila, Panginoon. Kung sila'y naguguluhan, i-direct mo ang kanilang mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo ay patuloy na kumilos at maghari sa kanilang mga buhay. Kaya nga, i-bless mo po ang iyong mga lingkod. Lord, salamat po sa iyong pagbibigay kaaliwan sa panahon na kami po ay nanghihina. Salamat po sa mga kapatiran, sa mga generous and faithful supporters namin, Panginoon, sa ministering ito na nagiging daluyan ng iyong kalakasan at pagpapala. Kaya nga, Lord, continue to bless those people who are faithfully and generously and joyfully support this ministry, O God. Bless them, O God. Bless them, Lord. At sa gabing ito, Panginoon, we want to pray na ilayo mo kami sa mga mabibigat na pagsubok. Amen. Turuan mo kami na maingatan namin ang aming mga sarili na hindi kami mahulog sa anumang mga pagkakasala at hindi kami maging biktima ng masama ni Satanas. Lord, deliver us from evil. Lead us not into temptations, O God. Dalangin din namin, Panginoon, tulungan mo kami, magpatawad kami. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Turuan mo kami na magpatawad sa mga taong nagkakasala din sa amin. Naway magkaroon kami ng mapayapang pamumuhay, O God. Hindi lang kami at peace with you, but we are also at peace with one another. God, salamat po. Salamat po sa iyong presensya. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, O God. Lord, sa gabing ito, I pray for special prayer to all families, O God, being represented in these devotions. Lord, mag-manifest ang inyong presence sa bawat tahanan, sa bawat family. Kumilos po kayo sa buhay, sa puso ng bawat isa na kasama namin sa devotions na ito. Saan man sila naroroon, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa, abutin mo po sila. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus.
lahat po tayo magsabi ng amen. Sige po, dadako tayo sa ating pag-celebrate ng banal na hapunan. Dakilang Ama na nasa langit, nilalapat po namin sa aming mga buhay ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo na kung saan inialay mo ang iyong sariling buhay para sa aming kaligtasan. Kakain kami ng tinapay nito, ito po'y nagsisilbing paalala sa amin ng iyong kabutihan, kagandahang loob at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Mga kapatid, kumain tayo ng may pasasalamat sa Diyos. Iinom muli tayo ng grape juice na ito, sumasagisag sa dugo ng ating Panginoon. Tanda ng ating paggunita sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos. Nagbuwis siya ng kanyang sariling dugo para sa ating kaligtasan. Pinagtibay niya yung kanyang pakikipagtipan sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya muli tayong iinom, tanda ng ating pagkilala sa kanyang ginawa para sa atin. Amen. Salamat po sa lahat ng mga kasama natin ngayong gabi na nag-aral, nakinig ng mga salita ng Diyos. Thank you for joining us tonight. Sister Jonna and Brother Sean, Sister Jing Pabon, Nanay Lagring Maga, Sister Violeta Bertuccio, Sister Lourdes del Rosario, Tito Ben and Tita Judy, Kanet Panganiban, patuloy kang palakasin ng Panginoon, Kanet. Kasama mo ang Diyos sa loob ng procedure room, in Jesus' name. Ate Feli Aquino, Ate Evelyn Gamboa and Kuya Obet, Sister Weng Ferrer, Kariga Castillo, Sister Melody Lanusa, Sister Josepa Kulanay, salamat po sa panalangin, in Jesus' name. By faith po, kiniklaim po natin na ang kagalingan ng buong pamilya. Brother Robert Gungab, Robert Gonzalez, Kuya Bobby and Ate Percy, Jing Fabon, Benedicto Bolong, Kabolong del Rosario and Cabet, May Ann Almuete Lanusa, Fe Santos, Benedicto del Rosario Jr., Sister Nerissa Alduca, Maurita Alcaraz, dinadalangin din namin ang kagalingan ni Inang Sitang nawa mag-provide yung mga gamot at yung kailangan na dugo para sa kanya, in Jesus' name, in Jesus' name. Sister Glenda Martin, Risa Poseido, Ma'am Libra, Tiger One. Auntie Maria. Auntie Maria, hello po. Magandang gabi po, Auntie Maria. Sister Annalyn Flores, Sister Myla Tubera, we trust you, Lord Jesus, for your answer in our prayers. We believe in you and your promises. Amen. Annalyn Flores, Ma'am Arlinda Cruz, salamat po. Sister Arlene Uson, thank you, Sister Arlene. Mabel Makadangdang, Kuya Ray Gonzalez, Sister Marivix Villasenor, Mary Jane Deguia Perez, hinihingal na po ako. Si Inang Peting, ganun din kay Grace Consular G, Jessica Apostol, Grace Sangbaan. Kayman. Joselito Ferrer, Nanay Lolita and Tatay Ador and Edna, Myla Tubera, hello po, at kay Brother June, yung kapatid ko na si Pastor June del Rosario, Gian Carlos, Pastor June and Judith, hello sa inyo dyan, Gian Carlos, Sherbo, Juliet Kabang, welcome, Dayanara Mendoza, Catherine Bautista, Eloisa Diguia, hello ka, Elsa, Jenny Rojas Reyes, hello Jenny, hello, na-miss Jenny. Na-miss ka namin noong Sunday. Edith Diguia, before po dyan, pinopromote po namin na ini-encourage namin kayo na panoorin nyo yung Sunday celebration namin last Sunday.
It's very, very informative at nakaka-encourage po yung sharing sa atin ni Doktora Ellie. Emma Aguila and Pastor Elmer, hello po. Sister Ellen Ong, Karen Licudo, Ate Flora and Kuya Andy, namimiss na po namin kayo. Sharon, Pastor Gilbert, Nanay Esther, and Tatay Cesar, Sister Joanne Galang, Jubes Lopez, Ate Che, Mami Cecil, Doktora Ellie. And Grace Consular, G, hello. And Sister Weng Perer, Aldwin, Lourdes Del Rosario, Mabel Makadangdang, Risa Poseido, Nanay Sion Poseido, Al Poseido, si Susette Empainado, Jay Kulanay, Nanay Lagring Magat, Pastor Florence Bustamante, Emma Gonzales, at si Valentin Lopez, maging yung mga De La Cruz family, si Tetet, salamat. At, John Ray Sherbo. Wow. Sayrin Tamiing. John Ray Sherbo, welcome ha. Sayrin Tamiing, Wilberlin, and Wilma Tamiing. Dixie Ann, Mary Jane Deguia, Tess Diaz. Welcome, Tess Diaz. Amalie Facal, Thomas Jasper. Thomas Jasper Candole. I think siya yung taga Palawan. Yeah. Welcome po. Faith and Jeff Rojas, Ahmed Kapuyan and Mami Getty, Brother Jerry Garcia, Jennifer Bakoy, Sister Ami Cuerpo, Edna, Glad, William and Gwen, Kim, hello Kim and Aya, at sila Paul at sila Kay, Johan, Mateo. Hello po, at sa lahat ng mga nanonood sa YouTube, maraming salamat po. God bless you. Ingatan po tayo ng Panginoon. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Maraming salamat po. Good night.